Tunay ngang malaking yaman ang taglay ng kalikasan. Mga likas na yamang inukit ng may lalang na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sa mga luntiang bundok na ito, nakakabit na ang buhay ng mga taong naninirahan dito. Sa kanila mga kilos at galaw, kabuhayan at maging ang kanilang kasuotan. Hindi maikukubli ang kulturang di kailanmay maitatago ng kasaysayan. Mayaman ang Pilipinas sa samot-saring tradisyon at kultura. Sa kasalukuyan, mayroong 110 mga indigenous people groups ang namamalagi sa bansa. Matatagpuan sa isla ng Mindanao ang may pinakamalaking bilang o halos 60% sa kabuuang grupo ng indigenous people na kinabibilangan ng mga Moro at mga Lumad. Isa ang probinsya ng Cotabato sa tinaguriang one people with diverse culture dahil sa iba't ibang pangkat etnikong naninirahan dito. At isa na nga rito ang tribo ng mga Manobo. For the Cotabato province, we have these four major tribes. We have this Ubu Manobo dito in Arakan, the Tinananon Manobo. And we have this Bagobo Tagabawa in Makilala area. And we have this Eromanen Manobo in District 1. Ayon sa mga naging pag-aaral, sa kanilang tradisyon, pinaniniwalaan din nilang iisang ugat lamang ang pinanggalingan ng mga Moro at mga Manobo sa Mindanao dahil sa mga misyonaryo noon na nagpapalaganap ng Islam. Ang matatayog na bulubundukin ng Mount Apo na nakapaligid sa probinsya ang itinuturing ng mga Manobo bilang kanilang ancestral domain. Bukod dito, ang pangalang Mount Apo ay mula sa kinikilala nilang Diyos o ancestral spirit na si Apo Sandawa. Sa paglilibot ng aming grupo, nakilala namin si Datong Ikdang, ang kasalukuyang Deputy Mayor ng IP Affairs sa siyudad ng Kidapawan. Ang mga dato ang pinakamataas na uri ng tao sa tribo Manobo. Sila ang nagsisilbing pinuno, bagani o defender ng kanilang tribo at minsay sila rin ang nagsisilbing baylan o manggagamot ng mga may sakit. Kami po dito ay sinisubot ng dito kami. Yun lang po noon panahon na nandiyan pa ang kaninunuan namin. Alam nyo, yung tribo, mabubuhay dito sa ating kalikasan. Nakaangkla na sa kalikasan ang buhay ng mga Manobo. Sa mga puno, mga hayop at maging mga bato ang naging kanlungan ng kanilang tradisyon. Suot ang kanyang tradisyonal na kasuotan, buong pusong ipinagmalaki ni Dato Ikdang ang kulturang Manobo na kanyang kinalakihan. Sa harap ng tamba o altar, nakalagay ang bunga ng buyo o ang tinatawag nilang nganga. Kasabay nito ang pagsambit ng isang dalangin o ritual bilang pasasalamat at respeto sa mga espiritu ng kalikasan. Kami pagbabuyo kay katusan, suinin alaw, pagkay kay maribong, sa pagbungan, doon, kopyan nila. Matapos ang ritual, ibinahagi naman ni Datu Ikdang ang mga katutubong kagamitan ng kanyang tribo. Ang pangaso o ang sibat ang pangunahin nilang ginagamit bilang pangdepensa kung may kaaway silang darating. Ginagamit din ito sa pangangaso sa gubat para mahuli at mapatay ang mga hayop na kanilang kakainin. Samantala, ang kampila naman at ang sang-i ay ang mga ipinagmamalaking kutsilyo ng mga katutubong Manobo. Ganun yung mga naituro ng mga kaninunuhan namin na talagang hindi dapat alisin yung kultura natin. Si Dato Ikdang at kanyang buong pamilya ay may dugong purong Manobo. Nakapangasawa siya ng isang taga-bawa Manobo, ngunit hindi sa kanilang personal na kagustuhan, kundi dahil ipinagkasundo sila ng kanilang mga magulang. Isa ito sa mga kultura ng fixed marriage sa mga Manobo o ang tinatawag nilang buya. Sa pamamagitan ng mga lolo at papa ko, lolo niya, yun pag-asawahin natin to. Batid din nila na nooy sobrang konserbatibo ang kanilang mga ninuno, kaya naman bihira lang sa kanilang kultura ang pamamanhikan. Hindi ipakita yung mga ano namin ba, yung maglambingan ba?
sekreto lang. Sabi lang kanunuan namin sa unang panahon, huwag ninyong ipakita sa ibang tao. Kasi malaswa daw yung mga... They still cling to their cultures, your traditions talaga na hindi nawawala yan. Although there are may mga adaptations, interventions na mga ano, but the Manobo still practice culturally their customs, traditions, and belief talaga. That is the reason why na masasabi natin na hindi pa nawawala ang kultura ng tribo dito sa North Cotabato. Sa pagsabay ng mga Manobo na makiayon sa modernong kultura, hindi naman naging ganong kabilis ang pagtanggap sa kanila. Sa kadahilan ng naiiba at hindi pareho ang kanilang mga kasuotan sa mga taong naninirahan sa syudad, naging mahirap para sa mga Manobo noon ang makisalamuha sa komunidad. Dahil tampulan sila noon ng panunukso at pang-aapi, ito ang naging dahilan kung bakit tila napagkaitan sila ng pribilehiyong makamtan ang inaasam nilang edukasyon. May walang karamihan na professional dahil doon sa discrimination. Alam mo kasi noong sa panahon po namin, pag once na kami mag-aral, mayroong discrimination na matagpuan mo dyan. Dahil parang linalait ang tribo, kung ano ang itsura ng tribo, kung ano ang bakit ganyan ang mga damit ng tribo, hindi nila alam na ito pala mahalaga sa amin. Kaya naman sa pagpasa ng Indigenous People's Rights Act of 1997 o mas kilala bilang IPRA Law, layunin itong maprotektahan ang karapatan ng bawat miyembro ng mga katutubo sa mga kanayunan. Sa ilalim din ng batas na ito, nabuo ang National Commission on Indigenous People o NCIP na pangunahing nakatutok sa pagwaksi ng diskriminasyon para sa mga IP. Dati-rati ang mga IPs natin kasi yun, wala pang batas, no? Hindi pa masyado na ano. So may yung mga areas nila, may mga land grabbing, no? Yung tinatawag natin may land grabbing. Tapos nawawala sila sa kanilang area kasi ganito, unequally protected by law. So yun ang mga para mga agonist claimers na mga IP. Pinuntahan ng aming grupo ang isang tanyag na komunidad ng mga Manobo. 3 oras mula sa siyudad ng Kidapawan, sa masukal at mataas na bahagi ng bayan ng Magpet, matatagpuan ang barangay Manobo. Maaliwalas ang paligid at maaaninag ang luntiang bulubunduking nakapalibot sa nasabing lugar. Payak man ang pamumuhay kung susumahin, wala halos pinagkaiba sa mga ibang barangay sa syudad ang naturang Manobo Village. Gawa na rin sa konkreto ang kanilang mga tirahan. Ang kanilang kasuotan, nakaayon na rin sa modernong sibilisasyon. Sa pag-apak ng aming grupo sa lugar ng mga Manobo, sumalubong sa amin ang mga kalalakihang ito na masayang naglalaro ng basketball. Mayroon ding maliit na pamilihan o palengke sa loob ng barangay. At ang nagpabilib sa amin, ang computer shop na ito at ang vending machine na hulugan ng barya upang makasagap ng koneksyon ng internet wifi. Lubhang malaki ang pinagkaiba ng lugar kumpara noon dahil sa mga teknolohiyang ambag ng modernisasyon. Ngunit dito na nga rin ba nagtatapos ang kulturang kanilang kinalakihan? Nag-create ito ng barangay mo daw, siyempre walang mga structure. Lahat ng mga tribal leaders, kaya yun ginawa ng papa ko na bayanihin sila. Lahat, nagawa sila ng paralan, nagawa ng mga barangay hall, nagawa ng simbahan para at least ma-unite yung mga IP. Ngunit matagal na panahon nang lumipas mula nang magkaroon ng pagbabago ang nasabing komunidad sa kadahilan ng naging tagpuan din kasi ito ng mga bakbakan ng mga militar at mga komunistang grupo. Before, malayo pa yung development kasi nung time na yon parang mailap pa yung programa ng gobyerno sa amin kasi nga grabe pa yung issue sa mga kaibigan natin sa bukid noon and identified itong barangay Manobo na dinadaanan nila. Bukod sa naging pugad sila ng NPA ng ilang taon, bihira rin silang maabot ng tulong ng gobyerno. At dahil salat din sa karunungan ng karamihan sa kanila, madali silang malinlang ng mga mapagsamantalang bandido. Yung mga parents namin, yung mga parents dito, siyempre kulang yung kabuhayan nila. Tapos yung mga anak niya, hindi nila papadala sa mga magagandang mga eskwelahan. So yun. Tapos yung mga
mga estudyante rin hindi rin interesado dahil sa kakulangan ng kabuhayan ng mga pamilya nila po. Nakilala namin ang dalawang manobong gurong ito, parehong lumaki sa lugar, parehong nakita ang hirap na dinanas ng kanilang tribo, at parehong nakipagsapalaran sa syudad upang maabot ang pangarap na makapagbigay ng edukasyon sa kanila mismong minamahal na komunidad. Yung nakita ko yung kahirapan ng community namin. Gusto ko sana maging inspirasyon sa mga kabataan na kasi yung mga obo-manobo, discriminated yun sila way back pa. Na talagang dinadaunting yung mga manobo. So isa yun sa mga nagtulak sa akin at sa mga magulang ko na mag-aral talaga. Nung bata pa po ako ay nangarap na makatapos ng pag-aaral. So ang aking ambisyon ay magiging isang guro. So yun ay natupad. Kaya ngayon ako ay nagtuturo sa Manobo Elementary School. Ayon sa kanila, walang sapat na kaalaman ng mga manobo sa pag-aaral noon. Kaya mas pinipili na lang nilang magpakasal sa murang edad at ipagpatuloy ang buhay sa bukid. Ito naman ang naging sandalan ni na Rezaline at Idery upang mabago ang pananaw ng kanilang mga kapwa manobo sa larangan ng edukasyon kahit na malaki ang pinagkaiba ng buhay sa kanilang lugar kumpara sa abalang buhay sa syudad. Mas pipiliin ko dito kasi mas fresh yung air. Tapos simple lang yung buhay, walang racing of life dito. Yung parang matuto kang makontento sa buhay na meron ka. Pag kasi pag doon ka sa syudad or sa may racing of life, so kailangan mo talagang kumayod para maabot mo kung ano naabot yung sa mga naabot ng mga kapitbahay mo or kakilala mo. Sa ngayon, naging malaking bahagi sila ng kanilang tribo upang makapagbigay ng liwanag para sa mga batang manobong uhaw sa edukasyon. Sana po, lalo na sa mga magulang po, titignan po natin ang mga IP teacher na guru na. So, dapat yung inyong mga anak, dapat pag-aralin ninyo hanggang makatapos para makatawid tayo sa kahirapan lahat. Yung education talaga ng mga kabataan, kasi doon mababago talaga yung buhay ng marami. Para ma-educate yung mga tribo, yun pinaka-main na sana mabigyan lahat ng scholarship, ng pagkakataon na makapag-aral ang mga IP. Masasabi mang moderno na ang buhay ng mga tribo manobo sa lugar, nakaukit pa rin sa kanilang mga puso't isipan ang tradisyon at kulturang kanilang pinagyayaman. At bilang handog sa pagbisita ng aming grupo sa kanila, gamit ang mga instrumentong pangkatutubo, isang tradisyonal na sayaw ang kanilang ibinahagi sa amin. Yung preservation po ng kultura yun. Yung sayaw, yung kumbeng, yung kuglong, Soroy dance, at yung pinapakita namin na hanggang ngayon, andun pa rin yung kultura ng mga tribo. Hindi pa rin nawala sa amin. Existing pa rin yung mga rituals natin, lalo na sa mga sacred places. Nirespeto namin. Pero hindi na yun, yung pamahiin na lang close to reality. Pero yung mga parang imagination na lang, wala na yun. Daan-daang mga pangkat etniko ang patuloy na namumuhay sa bansa. Isa na rito ang tribong Manobo dito sa lalawigan ng North Cotabato. Sa kanilang paglinang sa biyaya ng lupa at sa mabilis na pagbabago ng panahon, kanilang napanatili ang kanilang kultura at tradisyon na nagbigay pugay sa kapaligiran. Bagamat masasabing halos kapantay na rin ng syudad ang pamumuhay ng mga Manobo sa lalawigan ng Cotabato, hindi pa rin ito sapat na batayan ng pag-unlad. Marami pa rin sa kanila ang walang kakayahang makakuha ng regular na trabaho at umaasa lang sa mga kinagawiang trabaho sa bukid, o di kaya'y naglalakot, nag-aangkat lamang ng kanilang mga produkto sa syudad. Kaya isa ito sa mga prioridad ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng sapat na tulong at iparamdam na mayroon silang gobyernong
makakapitan sa kanilang mga suliranin sa buhay. Binansagang kauna-unahang lumad leader si Governor Nancy sa probinsya ng Cotabato. Kaya naman kaliwat kanan din ang mga proyektong inilaan para sa kanyang mga katribo at iba pang mga IP sa kanyang nasasakupan. Ngunit, hindi lamang sa politika tumatakbo ang karera ni Governor Nancy. Siya rin kasi ang tinaguriang diwata o tagapagtanggol na kanilang tribo. Ito po ay may basbas sa ating mga ninuno at basbas po sa panahon, sa universe, no? Na kung bakit ako nandito, palagi ko sinasabi yung aking pagiging congresswoman, pagiging gobernador, hindi po ito ambisyon. But I think this is a mission na kailangan na may mission po ako sa mundong ito rin. Taong 2016, nang ginanap ang tradisyonal na panuvaran, isang peace and offering ritual para sa paghingi ng kapatawaran sa mga ninuno ng iba't ibang tribo sa lugar. Sa okasyon ding ito, nabendisyonan si Governor Nancy bilang formal na diwata na tagapagtanggol ng lahat ng tribong nasasakupan ng Mount Apo. It's a name being talagang na-confirm sa kanya ng mga elders na yun ang diwata is a guardian of the forest. Siyempre overwhelming po, at least na may representative po yung tribo na nakakaalam, may puso po na makita kami kahit andito na kami sa mga malalayong lugar, pidpid na lugar. At least kung may mga leaders kami, gaya ngayon, na isa sa pinakamataas na posisyon sa North Cotabato na maging gobernador, alam po namin na may gagawin po siya na mga magagandang programa para sa IPs po. Nakaka-proud na may at least yung mga ano, isa yun sa mga pangarap kasi ng papa ko na ma-uplift sana yung ano ng mga Manobo. Sa ngayon, nabigyan ni Gov ng ano, yung parang chance na mapataas yung pagtingin sa mga IP. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, isa ang serbisyo caravan sa mga nangungunang programa ng lokal na pamahalaan ng Cotabato upang makapag-abot ng tulong hanggang sa kasulok-sulukang bahagi ng probinsya. Layunin itong ilapit ang gobyerno para sa mga komunidad na nasa laylayan at walang kakayahang mamuhay ng matiwasay dahil sa banta ng mga rebelde, at karamihan sa mga lugar na ito ay mga lugar kung saan nakatira ang mga indigenous people. Meron tayong na-identified na less threatened IP community. So yun ang concentrate ng Cotabato Province with the aid of provincial governor. In fact, meron kaming serbisyo caravan na we identified areas talaga, IP areas na pinupuntahan natin, no? May serbisyong caravan because we want this these areas or barangays to be mawala na yung problema ng First time ngayon sa programa ng ating gobernador yung servisyong karaban na lahat ng mga serbisyo sa gobyerno makarating na talaga sa barangay. Hindi man lahat pero at least na feel ng tao na andyan yung gobyerno natin hanggang handang tumulong. Bukod sa serbisyo na karaban na programa ni Governor Katamco, isa rin sa mga tinututukan ng pamahalaan na mas lalo pang pagyamanin ang cultural preservation ng mga indigenous people sa kanilang lalawigan. Kaya naman sa pagkakatayo ng Museo Cotabato, layunin itong mapalakas ang turismo at lalo pang makilala ang probinsya bilang one people with diverse culture sa buong bansa. One people with diverse culture tayo. So lahat ng ang mga nakatira dito sa Cotabato, hindi man lang IPs, but we have Christians and Moros alike. So doon din nakatutok yung ibang programa natin sa preservation of culture and arts. Sa loob ng museo, makikita mga paintings na sumasalamin sa kultura ng mga tao sa probinsya, mga iba't ibang katutubong kagamitan at artifacts ng mga kauna-unahang mga tribo sa lugar at mga kaganapang nakaukit na sa kasaysayan ng buong lalawigan. Masisilayan din sa malaking projekto na ito ang kwento ng kasaysayan ng kultura at tradisyon at kung ano ang ugat ng pagkakahati ng mga Manobo at mga Moro. Naging tungkulin din ang museyong ito na maging takbuhan ng mga katutubo para sa kanilang mga problema o hinaing sa kanilang komunidad. So ang ginawa natin is meron din tayong mga programa na nakafocus din sa ating conversation or dialogue with the IP leaders. So we invited them dito talaga sa museo
nag-usap-usap lang tayo about their cultures, ano ba na ba yung nangyayari sa kanila, so ano ba yung mga challenges na nararanasan nila, then tinatackle natin yung isa't isa, at least man lang nalalaman natin din. Doon tayo nagbabase ng ating mga susunod na gagawin naman na ma-endorse natin sa ating provincial government na mga programs. Patunay sa makulay na kasaysayan ng North Cotabato ay ang pagkatatag ng Museo Cotabato na nagbigay pugay sa tribe people ng kanilang lalawigan. Ito'y sumisimbolo rin sa pagkakaisa nila sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga kultura at paniniwala. Bukod sa mga programa ng mga lokal na pamahalaan, mayroon ding mga iba't ibang organisasyon na nakasentro upang lalo pang makilala ang mga indigenous people sa buong lalawigan. Isa na rito ang Mount Apo Foundation. Isa sila sa mga organisasyong tumutulong upang makamit na makatutubo ang kanilang mga hiling sa kanilang pamayanan. Proyekto rin ng organisasyon ang makapagbigay ng pribilehiyong educational scholarship para sa mga katutubong nagnanais makapag-aral. Isa si Elmer Kabuyang, isang dugong Manobo at kasalukuyang admin officer ng MAFI sa mga maswerteng natulungan at nakatanggap noon ng scholarship program ng foundation. Nung aking kabataan, ako po ay mahirap lamang. Mula elementary hanggang high school, lagi akong palipat-lipat taon-taon. So nagkataon din, yun ang panimula ng pag-organize ng Mount Apo Foundation Incorporated. At nung araw na yon, nung panahon na yon, sila po'y naghahanap ng scholar. So ayun, after ng OJT ko, sabi ng MAPI, baka kailangan nila yung tulong ko. Dahil sa lahat noon sa buhay ang pamilya ni Elmer, minabuti niyang siya na mismo ang magpursigi para sa sarili. At sa tulong ng Mount Apo Foundation, nabigyang liwanag ang dating madilim na daan na kanyang tinatahak. Ayokong balikan yung karaan kasi mahirap. So kailangan talaga magsikap tayo, mag-aral kasi sa atin din yung pupunta eh. Sa ngayon, mahigit 20 taon na siyang empleyado ng MAFI. Isa na rin siya sa mga itinuturing na huwara ng foundation upang mas mahikayat pa ang iba niyang katribo na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng matiwasay na pamumuhay. Kailangan po natin magsikap talaga. Kung tayo pinagbigyan ng pagkakataon na paaralin, talagang gagawin natin yung pag-aaral. Tapos, sikapin natin na mag-aaral tayo. Tapos, ibigay natin yung kung ano yung ginastos para sa atin, ano yung ginawa para sa atin. Suklian po natin yun. Masasabi mang maraming tanikalang pumigil sa karapatan ng mga Manobo, taas noo pa rin nilang ipinagmalaki ang kanilang kinalakihang pamumuhay. At sa patuloy na pagtutulungan, mas lalo pang nabibigyan ng daan na maiparating hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo ang kagandahan ng kanilang kultura. Kaya kami, at saka yung mga tumutulong sa amin, yan nga ang na sa puso din namin na talagang heartily ano sila tumutulong sa mga tribo na amin. Kailangan talaga lumingon tayo sa ating pinanggalingan, yung history natin. Kasi doon tayo humuhugot ng mga programa para sa enhancement or development ng ating culture. We are empowered. Empowered in the sense that we have been recognized. Medyo the law is really powerful for the indigenous people. Kasi, huwag yan. Kasi ang mga IPs yan, protektado yan ng batas. May ipralo yan sila. So, we feel happy of it. Kung ating pagmamasdan, unti-unti nang humihiwalay ang mga katutubo sa tradisyonal nilang pamumuhay. Malaki man ang naging epekto sa kanila ng modernisasyon. Ngunit kung tayo naman ang magsisimulang makibagay at sasabay sa kanilang kinagisnan na kultura at tradisyon, tiyak na hindi kailan may maglalaho ang kanilang pagkakakilanlan sa mundo ating ginagalawan. Magandang gabi, Pilipinas!